again, each March. So, ayan. Ngayon, guys, ngayong araw, may plano akong gagawin sa mga may plano ulit na magnegosyo or gustong magnegosyo. Ang gagawin ko for today ay donut. So, yung simpleng donut lang. Okay. At saka plano ko rin gumawa ng syrup. So, ayan. So, habang kami ay papunta ng, ano, palengke or kung saan kami makakabili ng aming ingredients, ito yung aming baon-baon. Yung ating homemade chicharon or macaroni chicharon. So, ayan. But mamaya, guys, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung ating homemade na donut. So, ayan. So, mga gustong matuto, guys, tapusin nyo ang aking video. At saka sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin at paki-hit na rin yung ating bell button para kayo ay updated sa aking mga bagong videos na i-upload. So, ayun lang, abangan nyo ang ating donut for today. Yung ingredients ng ating gagawing donut. So, ito yung ating ingredients. Una ay 1/2 kilo of flour. Tapos dahil small yung ating egg, gagawin kong dalawa. Tapos yung ating butter, yan. Yan ay 50 grams na butter. Tapos 1 teaspoon na yeast. Tapos ito, white sugar natin, 1/4 cup. At yung ating ebop milk, hindi ako gagamit ng tubig. Ebop ang gagawin kong 250 ml instead na 270 dahil hindi ako gagamit ng milk powder. So, wala akong ilalagay na powder. So, kaya gagamit lang ako ng isang cup na ebop milk. So, ayan yung aking gagawin ngayon, guys. At saka, ayan yung ating salt na 1/2 teaspoon. Yan. So, ngayon, guys, paghahaluin ko na sila. Guys, una kong babatihin yung ating itlog na dalawa, small. Ayan. Ngayon, yan yung ating egg. Ngayon, pagsamahin ko yung ating egg at ang ating butter. Kanina ko pa, ano, hindi ko nilagay sa freezer yung ating butter para, ano na siya, milk na siya. So, yan. Unawin ko muna yung ating butter. Next natin gagawin ay ayan, ilalagay natin yung ating mga ingredients. Pagsasamahin na natin, ilalagay natin yung ating yeast, yung ating asin, ating asukal. So, yan. Kapag sama-sama na natin sila at haluin natin. Yan. So, ngayon, ilalagay na natin itong ating ebop. Yan. At ilalagay na rin natin ang ating egg na may kasama ng butter para sabay-sabay na isang ano lang. So, ito ngayon ay ating hahaluin na. So, yan. Papakita ko sa inyo, guys, pagtapos na ko. So, ayan na, guys. Mamasahin natin hanggang sa siya ay mag ano siya. Pag hindi na siya madikit, ibig sabihin okay na siya. At saka makintab yan pag okay na. So, yung ating mesa ay mayroong nilagyan natin yan ng cling wrap. Kaya, ayos lang yan. So, yan, madikit-dikit pa siya. So, sakto lang yung aking 250 ml, guys, na ebop milk. Pero, nag-dusting ako kasi masyado siyang madikit kanina. So, 1/2 kilo of flour. So, palagay ko ito ay okay na kasi makintab na siya. So, yan. Pag ganyan, yung texture ng ating minamasang tinapay, makintab, ibig sabihin ay
Okay na. So ngayon, yan. Okay na yan siya. Lard guys. So supposed to be lalagyan ng lard yung ating paglalagyan nito. Ito ay ilalagay na natin dito sa ating maliit na lagayan at i-rest natin yan ng 30 minutes. Tatakpan natin yan ng cling wrap at saka dapat may tela ulit yan sa ibabaw niya. So iiwan muna natin yan ng 30 minutes guys. Habang ating pinapaalsa yung ating donut dough guys, ito naman yung aking gagawin habang aantayin natin yung ating dough. Gagawa na naman ako ng chocolate syrup. So ayan yung aking gagamitin, 390 ml ng condensed milk flavor chocolate, 1/4 cup ng tubig at may 1 teaspoon ng Nescafe. So ayan yung ating ilalagay ngayon. Ngayon yan ang ating susunod na gagawin habang inaantay natin yung ating dough. So ito na yung ating gagawin, chocolate syrup guys. So alalay tayo sa apoy, mahina lang, at alalay din tayo sa paghalo para hindi masusunog yung ating chocolate syrup. Ang ating syrup ay maraming paggagamitan guys. Pwede nating itapping sa ating donut kung gagawin natin mas social. Tapos pwede din nating ipalaman sa ating donut kung gagawin natin ng palaman yung ating donut. So marami tayong pwedeng mapagawaan nito. Pwede nating pangpalaman. So kaya yung mga gustong gumawa o nagpaplanong gumawa, so ayan, sundan nyo lang yung ating procedure guys. So ayan, konting init lang, iinit lang natin, pag lumapot na pwede na siya. Ayan, usok na, dahan-dahan lang yung ating apoy. So ayan, nag-aamoy na siya, amoy syrup na. Yan, sa mga nanay na may mga tikiting, pwede nyong gawin to. Para pag, anytime na gustong kumain ng anak nyo ng tinapay, pag walang ibang palaman, kasi pag gumawa kayo nito, hindi naman to agad na uubos, matagal maubos. So, anytime may pwede kayong makuha ang pangpalaman. Yan. Sa gagawin nating donut, magagamit natin to. Yan, parang syrup na syrup. Ayan na yung ating syrup. So ayan o. Syrup na siya. Sa mga may anak at sa gustong laging nagmemeryenda ng pancake, gumawa na kayo ng ganito. Hindi mauubos ang 50 pesos, may syrup na kayo at matagal nyong gagamitin to. Pag lagi kayo nagluluto ng pancake, pang merienda, eto na ang pang toppings nyo. Ayan o. Ah, sarap. So, lalo na sa mga bata, ang hilig nila sa matamis. So eto na. Ipon natin. Sarap. Alam niyo yung syrup ng nasa red ribbon na cake? Ito na yun, yan na yung gawa. Lasang-lasa niyan. So, ayan. Gawa na kayo, guys. Naka 30 minutes na tayo, guys. 32 minutes. Muli na natin siyang imasahe. O ano ba? Imasa? Ayan. So, dapat kasi, guys, may lard yung ating pinagbabaran. Dahil ang lard ay nakakapagpaalsa din ng ating dough. So, ayan, nilagyan natin ng dusting. Kasi para hindi dumikit. So, ayan. So, ngayon, gawin natin pahaba. Sa tatlo para ma-form natin. So ngayon magka-cut na tayo. Dahil wala tayong pang-cut. So pag ininegosyo nyo guys, kailangan pantay-pantay at dapat may timbangan kayo. So pag may timbangan tayo at kayo naman ay matagal nyo nang ginagawa to, so mamememorize nyo na kung gaano kalaki. So dahil ito ay pang merienda at para dito sa bahay, okay lang siguro na hindi una magkakapantay-pantay kasi wala naman tayong timbangan muna. Pero sa mga nagpaplanong magnegosyo, bumili na kayo ng timbangan para kompleto na paggagawa kayo. So, ayan. Gagawin muna natin to guys. Papakita ko sa inyo kung paano naman natin siya gagawin mamaya.
Guys, ito next natin gagawin. Kukuha tayo ng dalawa, ganun. Tapos ibibilog muna natin sila lahat. So, nakadepende sa inyo guys kung anong gagawin nyo. Kung pabilog lang ba siya or yung parang sa donut ng mga donut na binibili natin na nilalagyan na lang ng topping. Pwede din yung donut na lalagyan natin ng butas sa gitna. Pero, nasa inyo kung paano paraan kayo gagawa. Para-paraan tayo gagawa. Well, itatry natin. Ilagay dito sa loob yung ating syrup. Dito sa loob. Yan. Lalagay natin yung syrup tapos i-close natin. So, nagkaroon siya ng palaman sa loob. Kailangan di siya lalabas para mag-close. Kasi, pag lumabas yung syrup, hindi na mag-close. So, yan. Dapat na-close siya. So, okay na. Tapos, mag-dusting tayo pag madikit. So, yan. Inano ko na lang sa palad ko. Para masigurado kung ma-ano. Tapos, medyo ganyan siya. Flat. Oblong yan. So, pwede na. Ganun lang siya. May palaman na siya sa loob. Ganyan. Tapos, pwede naman yung ating ibang donut ay gagawa natin ng butas sa gitna. Ayan naman yung ating ibang donut. So, yan yung usualing donut natin, butas sa gitna. Kung hindi natin lalagyan ng palaman. So, ayan guys, papakita ko sa inyo pag na-form ko na lahat. So, ayan na yung ating nagawa guys. Ayan yung ating may palaman sa loob. Ito naman yung plain lang siya na walang butas, na pa-flat, na oblong. Tapos, ito yung may butas. So, ayan, sunod natin gagawin ay iluluto na natin yan guys. So, very easy lang. Ayan guys, nakasalang na yung ating may palaman na 6 na piraso. Inanap yung ating apoy. Ayan. Ayan, nabaliktad na natin guys. Guys, pwede na natin kunin. Ayan o, depende sa inyo kung gusto niyo talaga ng brown na brown. Pero pwede na siya. Ayan o. Pwedeng-pwede na. Brown na yan siya guys sa personal. Ating plain na bilo guys. Walang palaman yan. Tapos na yung ating may palaman. Ayan na siya. So yan. Mabilis lang iluto. Ating lahat talagang donut na donut kasi pag may butas sa gitna, donut na donut talaga, donut, donut. Ayan, so yan na yung mga na iluluto natin. So yan, next naman natin yung, ayan, kasi usually yan talagang nakikita nating donut, diba? So, yan, gumawa din tayo niya. Nasa sa atin kung anong forma ang gagawin natin. So, ginawa ko lang yan para may choices kayo kung gusto nyo minigosyo, pang merienda, pang party. So yan, mga ganyan. Pumili na lang kayo ng pwede nyo gawing design. Tapos na akong magluto, guys. Ayan na yung ating donut. Ayan. Na donut, guys. Ayan ang aking ginawa. O, nilagyan ko sa ibabaw niya ng ating chocolate syrup. Pero usually, guys, ang ginagamit nating pang-coat sa ating donut ay ano, sugar powder or yung ating refined sugar. Pwede na yun. So, pag pang-merienda lang natin, so ganyan, pwede nating pasosyal-sosyalin konti, mga ganyan-ganyan. Pag meron tayo, tsaka mura lang naman yung ating chocolate syrup pag meron tayong ginawa. So, kahit ibenta natin, okay lang yan guys, kasi marami tayong mapagagamitan doon sa ating chocolate syrup. So, ayan, pwede natin siyang gawing ganyan. Ayan, so diba? Nice. Po sa ating namang bilog na donut na may butas sa gitna, ito naman yung ating ginawa guys. So ayan, nilagay natin siya doon sa may chocolate syrup natin. So ayan, ilalagay lang natin to dyan. Yan. So yung sinasabi ko, pag wala tayong chocolate syrup, pwede na nga naman yung asukal ang gagamitin natin pang coat yan. Kasi usually ang ginagamit natin sa pag coat yung ano eh, yung asukal talaga. Pero ito ay aking gawa-gawa lang. So, kung gusto nyong gawin, pwede dahil mura lang naman yung paggawa natin ng ating chocolate syrup. So, yan. Di po maubos yung 50 pesos. Kasi, yung ano lang naman, eh, condensed at saka konting coffee. Tapos, yun na siya. So, ayan. Yan. Pwede ng pang-negosyo, guys. Pwede ng, ano, murder.
Ganyan lang siya, guys. So, di ba? Nakakatuwa naman tingnan, oh. Looking social, di ba? Wow. Looking social talaga. So, ayan na siya, guys. Ganun lang yung aking ginawa. So, sana nakapulot kayo ng idea kung paano kayo gumawa ng donut, kung nagpaplano kayong mag-business. So, yan. Pwede natin gawin to. Pwede natin gawing business. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe at saka paki-hit na rin yung ating bell button para kayo ay notify sa aking mga sumusunod na video. Paki-share nyo rin, guys, yung aking video para sa mga nanay, tatay, kuya, ate na gustong magkaroon ng extra income sa bahay o kahit na may trabaho na gusto pa rin mag-extra income. So, yan. Pwede nilang gawing negosyo to. Kasi, napakadaling gawin. So, yan. Okay na yung ating mga donut, guys. So, ganun na lang, guys. Nasa sa atin, guys, computing na lang natin. Mag-costing tayo kapag ininegosyo natin. So, para malaman natin kung magkano ang puhunan ng bawat isa at para malaman natin kung magkano natin ibebenta ang bawat isa. So, ngayon, di ko na lang i-costing to. So, sa inyo na lang, kung kayo ay magninegosyo, kailangan nyo talagang i-costing ang mga yan. So, ayan, guys, thank you for watching. Hopefully na nakapulot kayo ng tips sa pagninegosyo. So, ayan, thank you for watching.